songwriting competition. Then July, kumuha po ang inyong ikot ng awiting, pero hindi po na-work out. Then by karagitan po ng August, minotivate kami ni Reg Jerry at chairman ng music team namin, si Pastor Avioli, na kaya niya yan. So, pray lang kami. So, hindi kami nawala ng pag-asa. And then, mga August 15 or ano, lumapit sa akin si Alaysa, ang band leader namin. May na-compose siya. And then, Kuya Dex, check mo nga kung okay na to. And then, nagkaroon kami ng revision. Revise lang po. Then, sa una may tono siya. So, ikalawa, wala na daw siyang isusunod. So, hingi kami sa Holy Spirit. So, yun ang tunuhan ko po. Then, syempre, hindi po talaga ako talaga magaling sa nota. So, nagdapat po yung drummer namin, si Ego. Pinagtsagaan niya yung tono ko. Then, yun ako naman. And then, yun po. Then, nag-brainstorming na po ang buong music team hanggang mabuo po ito. So, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil talaga po wala pong talaga pong susi po talaga si Lord at ito lang po yung pagkakaisa po. And then, nagpapasalamat kami sa youth channel po namin, si Ajirit, gumawa po ng music video at sa mga artista po na marami salamat. Ayan. So, ang aming pong awitin ay pinamagatang Awit ng Generasyon. So, na-inspire po, kami sa Joshua, Joshua 1:6 na be strong and courageous. I am the Lord. Na ako yung Diyos na sasama sa iyo kung nasa saan ka man. So, ang mensahe po ng banta ito ay ini-encourage po ang bawat Kristiyano na tayo-tayo po magtutulungan para po maibahagi ang kaligtasan po sa maraming tao at sa susunod pang generasyon. So, sabay-sabay po natin purihin ang Panginoon habang pinapanood natin, pinapakinggan ang awiting ito.